Hello guys, nandito na naman tayo. And I'm creating now a new vlog. This is my vlog number 4. But before we begin for the next topic, gusto ko muna magpasalamat sa mga nag-subscribe sa channel ko. And would really recommend also, or I need also your suggestion, comments, and even feedback. So that, you know, I will learn more on how to improve in terms of sharing my channel. And also, yung mga nanood sa mga previous videos or vlog ko, thank you very much. Thank you very much. But ang importante is, don't forget to subscribe and hit that bell button. So without further ado, i-discuss ko naman ngayon, and bago ko i-discuss yung topic ko for today, siguro naman nakita niyo yung introduction ng ang channel ko. And you saw, it says there, ang title ng vlog number 4 is What's Up Doc? So ano to? Nakita niyo naman, kung yung last 3 vlogs ko, it's all about food and baking, technology and gadgets. This time, mag-shift naman tayo sa fashion trending. So, specifically, sa mga shoes. Alam mo naman, ang mga whether kabataan, mga young professionals, male and female, boys and girls, mahilig tayo sa sapatos. Totoo yan. Especially whether if it's a rubber shoes or a leather shoes, gustong-gusto talaga natin yan. Especially tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa mga good quality shoes. Kasi it's a form of investment. So, inanong kanina sa video, sa initial, nakita nyo it says, What's Up Doc? So, I will talk about a specific shoe brand. And it's called Dr. Martin's Airwear. So, ano to? I remember nung kailan ba? Nung way back when I was still in elementary, going high school, that was okay, fine. Sige na nga. During early 90s, going mid 90s, nag-trending yan. Lalo na dito sa Pilipinas. So, nung kapanahunan na yun, dyan sumulpot yung tinatawag na sapatos na Dr. Martin's Airwear with Bouncing Soles. So, I remember nung elementary ako, going high school, sabi ko, ano ba tong Doc Martin's na to? Ano bang meron dito? Tapos hanggang nag-first year high school ako, I remember, sabi ko, ano ba yung boots na yan? At parang, ano ba meron dyan? So, naintriga ako. Tapos hanggang to the point, yung mga classmate ko, nakikita ko na silang naka-Doc Martens. Sabi ko, wow, medyo maganda siya. Ha? It's kind of nice. Sabi ko, ang ganda tignan. Kumbaga, maporma. May dating. Kaya sabi ko, parang gusto kong magkaroon. Kumbaga, eh syempre, ako, ngayon naman ako, hindi ko naman pwede sabihin na, patry nga. So, ano yung observe lang, hanggang sa sabi ko, na-appreciate ko siya eventually. And then, fortunately, I remember my late brother, OFW siya dati, pag every time umuwi siya ng Pilipinas, eh alam niya, mostly ako, tsaka may younger brother ako, sabi niya, anong gusto niyo? Kaya. Expect niya, laruan. For the first time, hindi na ako humingi ng laruan. Kasi syempre, high school ko na, grabe, laruan pa, no? Grabe naman. So, sabi ko sa brother ko, gusto ko ng Dr. Martens. Ha? Huh? Sabi pa ng brother ko, yung Doc Martens, yung uso ngayon sa mga eskwelahan. Tapos sabi niya, ano ba yan? Ano bang klaseng sapatos yan? Leather shoes. Sabi ko sa brother ko that time. Tapos hanggang sa to the point, sabi niya, sige, punta tayo. Saan ba nabibili yan? And guess what, ha? Guess what? Ang Doc Martens during that time, dalawa lang ang pagbibilihan mo. One, sa Cartimar.
and the other one, the ever famous Green Hills. I'm referring to the old Green Hills. Yung tipo bang pagpupunta ka sa Green Hills noon sa Biramol yun, sa Biramol. Yung famous na nagko-cross or intersection ng mga escalator ng Biramol. Oh, di ba? Makaka-relate kayo dyan, yung mga kapanahonan natin. Talagang pagdakita mo yung escalator na yun. Tapos, on top of that, yung Biramol, yung ceiling, parang, glass siya. Oh, di ba? Nakaka-relate kayo. Yun yung lumang Biramol. So, sabi ko sa brother ko, sa Green Hills meron. So, kasi taga San Juan naman kami noon. So, daan lang kami dyan sa Wilson. Tapos, papuntang Green Hills. So, pagpunta namin doon, sabi ng brother ko, magkano ba yan? Sabi ko, hindi ko pa alam. Pero, tapos yung nakita namin yung Doc Martens, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, yes, Doc Martens. Eh, nakita ko sa Green Hills, ang daming mga Doc Martens. Tapos, isa o dalawa o tatlong store lang ang nagbebenta nyo. Tapos hanggang sa tinanong ng brother ko, magkano ba yan? Eh, syempre, sabi ng brother ko, magkano ba yung Doc Martens? Tinanong niya sa sales lady sa Green Hills. Tapos sabi ng sales lady, ito po, 5-5. Nagulat talaga, brother, 5-5? Eh, syempre, yung kapanahunan na yun, 5,500, napakalaki na, no? Parang equivalent dito yan, what? Parang 10,000 to 15,000 sa isang sapatos lang. Eh, unak, kinabahan ako sa brother ko, sabi ko, sige na, minsan lang to eh. Pero eventually naman, binili niya. So, syempre, mag-start na rin ang schooling. Pag-start ng school, sabi ko, suot kagad ako ng Doc Martens. Eh, syempre, medyo kabataan mo pa. Alam mo yun, kailangan nakikisabay ka. So, yung sinuot ko yun, talagang loud and proud. Taas noo ko talaga yun. And sabi ko, naka-Doc Martens din ako. Kaya, yung nasa eskwela na ako yun, alam mo naman, pag may bago kang sapatos, apakan niya ng bago sa ay, di ko talaga pinaapak. Sisiguraduhin ko na, ayoko, huwag niyo apakan to. Doc Martens ito, brand niyo to. So, yun siya. Kaya, natuwa ako yun when my late brother bought me my first ever pair na Doc Martens. So, tumagal din yun ng halos 23 to going 24 years. Inabutan na yun ng asawa ko. Imagine. Hanggang sa to the point na pag lumaan na, gusto ko sanang itabi lang as a memorabilia na talagang dahil to sa dahil dyan sa Doc Martens na yan. Ang tibay eh. Hindi, ang matagalan eh. So, kaya natuwa ako yun that time. So, ngayon, yun yung magiging topic ko regarding this specific shoe brand, which is Doc Martens Airwear with Bouncing Soles. And then later on, i-discuss ko, ano ba yung sikat na model na Doc Martens? Tapos, paano siya alagaan? Ano ba history nito? Saan ba nang galing ito? Doctor ba nag-create niyan initially? Kaya tinawag na Doctor Martens? So, yun yun. So, papakita ko mamaya after this next video. So, here we go. Here are yung tatlo kong collection ng Doc Martens. So, ito yung mga binili ko, I believe 2 years, 1 to 2 years ago. So, later on, I'll discuss yung klaseng model nito, ano yung specific brand or model or what type of Doc Martens itong tatlong ito. So let's start off. So let's start first with this brown color. So ang tawag dito technically this is the 1416 Tan Carpathia. So brown yan, and ang tinatawag may tinatawag kasi sa Doc Martens na what we call merong 3 holes, 8 holes, 10 holes. So ito yung specific na sikat na Doc Martens, which is yung tinatawag na 8 holes. So this is a 1460. Kahit ako, hindi ko alam yan, ano ba yung 1460. So, but later we will discuss it. Bakit tinawag tong 1460
ng ganitong klaseng type ng brand ng sapatos. Kasi maraming klaseng Doc Martens. Hindi lang 1460, merong 1490, 939. So, pero ito yung pinaka-famous na lahat, which is the 1460 8-eye or 8-hole boots siya. Tapos, I will discuss, so, yung mga basic parts niya, ito yung tinatawag na famous pull tab. Kaya dyan, makikita mo yung airwear with bouncing soles. So, ito yung 1460 tanker part yan. So, let's now go to the black one. So, nung dati, nung 90s, black din ang binili ko. Pero, it's a different 1460 compared to this one. Kasi this one, it's also an 8 holes 1460. Pero this time, ang tawag dito is smooth black. Or usually, they call it black neon. So, ayan, makikita mo dito. Same, meron din siyang pull tab, airwear with bouncing soles. And talagang napakatibay siya. Kahit sa ulan, bihira kang mabasa kasi nga talagang well crafted tong sapatos. And then the third one, ito rin, it's 1460. 8 holes din siya. Pero ito, ang tinatawag dito is what we call the 1460 Doc Martens, which is ox blood. So, ano siya? Hindi siya yung parang cherry red, but they call it ox blood 1460 Doc Martens. And it's made in England. So, yun, just to give you also an idea, nung panahon nung 90s na bumili pa ako ng Doc Martens along with my late brother, lahat ng Doc Martens noon is, alam mo yon, made in England. Pero ngayon, medyo nag-iba yung trending. Some of them are made in Vietnam, made in Thailand. So, iba-iba na talaga yung made in ng mga bagong Doc Martens. Pero, meron pa rin made in England, which is ito, katulad nito. Actually, ito yung box niya. It says there, Dr. Martens Airwear, made in England. Tapos, yung pinaka-famous na nakikita nyo sa likod ng tab na with bouncing sole, ito yung sinasabi nila. Yan. With the bouncing sole siya. Technically, PVC to eh. Malambot to na rubber na minel hanggang shinape na ganito. So, ayan siya. So, pag nakita mo yung ilalim, talagang ano siya, bouncing sole and very marabro siya. And you will see it also here at the lower part. Let me show it to you. It says here, the good thing about this bouncing sole ng Doc Martens, it says there it's oil, fat, acid, petrol, alkali resistant. So meaning any form of liquid, oil, acid, gas, alkali. So, resistant siya. Hindi siya, kaya ganun siya katibay. Plus, napaka-firm. And how would you know if it's a Doc Martin? Napaka-famous aside from the pull tab. And what's important also, pag nakita mo yung yellow stitches. Yan. Diyan mo masasabi, wow, Doc Martins. Kaya naalala ko nung high school ako, wow, naka-Doc Martins! Grabe! Made in England! So, talagang this type of brand na sapatos na to, napakatibay. Hindi lang dahil sa pangalan niya, pero also dahil kasi matibay itong sapatos na to. Pang matagalan. Kaya itong mga new Doc Martens ko, since I bought it like 2 years back, so expect mo yan. Bigyan mo pang additional 20 to 25 years. Ganong katagal yan. Okay? And then later, I'll discuss saan ba nagaling to? Sino ba nag-create nito? Kaya,
In this next video, you will see the history, just basic history, and why even me as a person, bakit napakasarap mag-collecta nito. Kasi nga, ibang klase pagsuot mo may dating eh. Whether naka-pants, naka-shorts, ibang-iba talagang dating. And then later on, I'll show you a sample Doc Martens, you know, shoes on my feet in showing this Doc Martens shoes. Okay? Later! Learn a little bit information about this shoe brand. And like sabi ko nga kanina sa video, sino ba nag-create nito? Nag-create nito technically is from the word itself, si Dr. Doc Martens. Just to give an idea, taga Germany kasi siya eh. Kaya siya rin na-create itong sapatos na ito is because one time, based sa pag-google mo, based sa history niya, nung nag-ski siya noon yun eh, may kasi siya mag-ski, ganung sports, mga winter sports. So habang nag-ski siya, unfortunately, natamaan yung ankle niya. So during yung panahon niya, yung mga Doc Martens na katulad nito is pang army boots talaga yan. Eh, syempre, na ano nga siya, na-accidente nga siya yung ankle niya na parang na-twist. So, ang nangyari is, sinuot niya yung army boots na syempre, kinrate niya, yun kasi yung pinaprovide niya sa mga army. Eh, medyo, you know, hindi komportable, antigas ng swelas. So, dun siya kinrate yung bouncing sole. Doon nagsimula yon, hanggang sa naging hindi lang na siya pang army, hindi lang siya pang mga industrial worker, hanggang sa naging fashion trend na siya. To the point, ginagamit na rin ng mga young professionals sa panahon na yon, mga office workers. So, nag-revolutionize din siya. So, dahil doon, yung kinrate ni Dr. Martinson, moving or fast forward as, you know, years goes by, naging trending yan sa England. So, imagine mo, taga-Germany siya, pumunta siya ng England, tapos doon nag-start yung naging fashion icon na yung sapatos na yan. Kaya, so maybe ang question na lang is, pagkano siya? Di ba sabi ko nga, nung panahon ng 90s, 5,500 pa yan. Ay, syempre, mahal na during that time. Pero ngayon, nagre-range na siya, like yung black, nagre-range na siya na 8,000 pesos. Yung tan, it's 9,000. Tapos yung pinaka-high-end nila, yung Oxblood, itong nasa likod ko, is 16,995. So, almost 17,000. So, it's really an investment. Investment siya in such a way na pag-iipunan mo, talagang, alam mo yun, the moment binili mo siya, pinurchase mo na, worth it siya kasi pang matagalan ng Doc Martens. Kaya nga, yung unang-una ko talagang inabot ng 22 to 24 years. Hanggang to the point, sabi na ng wife ko, kailangan mo pa ba to? Sabi ko, hindi na. Retired na yan. So, ang ginawa namin, alam ko, pinamigay na lang namin. So, for sure, itong mga bago kong yung tatlong pair kong yan, for sure, additional 20 to 25 years, tatagal pa yan at baka eventually pamimigay ko. Okay? So, I hope you like this video and you enjoy, you've learned a little information about these shoes na, o itong brand na to ni Dr. Martens na kinreate. And again, without just to cut it, I hope you enjoy.
you like this video, please subscribe, and always remember that, you know, hit that bell button. And again, thank you very much for the time and for listening to me and on this vlog. And again, always remember, please always remember, be happy, enjoy life, and as I always say before the end of this vlog, eat, vlog, sleep, and repeat. Thank you. Bye.